Hi guys, so ito yung CO2 laser machine natin. Good for engraving and cutting siya ng acrylics. Especially yung mga clear acrylics na hindi kaya ng diode laser. Kasi yung mga clear, pero may ginagawa silang diskarte para makat nila yan. Pero itong CO2 is for acrylics saka woods. Ayan siya. So ito yung honeycomb. Ito yung laser natin. Ito yung switch, tsaka laser switch. Meron tayo ditong power nung laser na na-adjust. Open natin later. Pakita ko muna sa inyo yung sa likod ng machine, kung ano-ano ba yung nandun, ano yung mga dapat i-set up. So, ito yung likod ng machine. Meron tayong exhaust fan niya. Yung pinaka-exhaust, may fan yan. Meron tayong laser tube. Ayan yung laser tube natin. Tapos, sa baba niyan, merong chiller. Pwedeng chiller. Yung mga malalaking machine, gamit nila chiller eh. Pero sa atin, since maliit lang naman yung machine natin, pwede na itong ice box. 15 liters yan. Tapos, merong water pump. Tsaka yung in, tsaka out ng water. Meron din tayong temperature indicator or yung pinaka-thermometer niya. Yan. Nandyan yan. Tapos, meron tayong additional na yung sinasaksak din para dito sa exhaust. Para yung usok, hindi nyo malalanghap. Yan. Balik na tayo dun sa harap ng machine. So, since eto na yun, yung harap ng machine, turn on lang natin. On lang natin. Yan. Ito, laser switch. Kasi ito, pwede nyo itong i-off. Ngayon, hindi nagagana yung laser. Ito yung main switch. Okay, ayan. So, itong current indication, nandyan tayo mag-a-adjust ng power. So, ito, naka 23 siya. Kasi kaya hapon, nag-cut ako. Ngayon, tatry nating mag-engrave para makita nyo kung paano siya gumagana. Paano siya nag-work. So, ito guys. Ito yung layout ko nung logo namin. Ngayon, pag... by the way, I'm using Corel Laser. Ito siya. Ayan, Corel Laser. Dapat, pag gagamit kayo nito, lalo na yung mga M2, ang gamit sa kanya is yung Corel Laser. Yan. I'm using Corel Laser. Ngayon, automatic, pag nag-open kayo ng Corel Laser, lalabas tong mga icon na to sa taas. Yan po. Yan. Yan. Lalabas yung mga yan. Ito, yung layout ko. Ngayon, pipindutin ko to. Ito kasi is engraving. Nakalagay naman. Kita nyo ba? Zoom lang natin. Pasensya na, wala ko sa kong phone holder. Yan. Okay, kinik natin yung greeting. Ngayon, yung machine natin, pumunta dun sa starting point niya. Ayan yung starting point natin ng laser. Tapos, ito, na-adjust to. Ito yung laser pointer natin. Isasakto lang natin siya dun sa may pinaka-point. Para malaman natin kung nakasentro ba. Or tama ba yung pag-i-startan natin. So, ang settings natin dito is naka top left siya. Ito, top left. Ngayon, kung naka top left kayo, yan yung pinakaunang mag-i-start. Diyan siya yan yung starting point niya. So, try nating i-engrave to. 350 yung speed, okay na to. Tapos, gawin nating 1 pixel para maganda yung pagkasunog niya. Tsaka, detailed siya. Ngayon, I'm using basswood. Dito. Pakita ko sa inyo. I'm using basswood. Scrap ko to kahapon. Pwede nating gawin, dito na lang yung logo para makita nyo. I-engrave na natin. Yan siya. Tapos ito yung logo natin. By the way, ang power pala natin ay adjust natin ng 20 lang.
Yan, 20. Ngayon, pag pinindot ko to dito ng start, automatic mag engrave na siya. Start na natin. Kita nyo? Ang ganda ng sunog niya. Pag kasi mas mabagal, commonly, pag mas mabagal ang speed natin na laser, mas magpe-penetrate yung pagsunog niya, yung mismong laser, dun sa material. So, usually, ang gamit namin is 300 to 350. Hindi na kami tumataas ng 350, maliban na lang kung bulk yung orders or rush, ganyan. Tapos, tinataasan na lang namin yung power. Pero dito sa basswood kasi, sa 20 na power, kayang-kaya niya ng sunugin. Since yung materials natin is medyo light, lightweight, nagaan. Kumbaga, hindi siya solid like mahogany. So, pinaka-perfect talagang gamitin pag mga gantong engraving is yung basswood. Sa akin na, based on my experience lang naman. So, yan, kita niya naman. Balikan natin mamaya. So yun, habang hinihintay natin mag-engrave yung material natin, which is yung basswood, inform ko lang kayo dun sa mga tips and mga dapat yung tignan dun sa laser nyo. So, unang-una, dapat yung temperature nyo dun sa may chiller nyo or dun sa icebox nyo is dapat hindi siya mag-exceed ng 28 degrees Celsius. Kasi, possible din siya na kumbaga yung sa laser natin, yung pinaka-laser tube, iniwasan kasi natin na sobrang init niya. Kasi siya, since siya yung nagbubuga nung power dun sa ating mga lenses nung laser. Second, always na gumamit kayo nung, pag bumili kayo ng CO2 laser, may kasama yan na panukat. Parang ganito siya, nawala na kasi yung sa akin. So, hindi pa ako nakakagawa ng bago. Pero, yung sa laser ko kasi, yung sa lens kasi na gamit namin is 7mm. Yun yung pagitan ng material nyo, tsaka nung ito, sa anak ko to, tsaka yung sa laser nyo. So, ganyan siya. Halimbawa, dapat itong pagitan na to, between the pointer nung laser, tsaka nung materials nyo is depende dun sa laser na mabibili nyo. Pero, itong laser namin, which is yung 40 by 40 by 40 watts is 7 mm yung different yung space niya between the material and dun sa mismong tip ng laser. Secondly, pag bibili kayo ng CO2 laser, make sure na sila dito sa Pilipinas. Dito lang sila naka-base kasi sobrang hirap maghanap sa mga after sales. Pag may mga kailangan palitan, may mga kailangan bilhin dun sa machine, especially yung tube. Kasi ang tube natin, usually, tumatagal siya 1 year. Depende sa gamit eh. Kung hindi mo naman siya magagamit, at maingat ka naman, pwede naman siguro 2 years. Pero usually talaga is 1 year siya. So medyo kamahalan yung laser tube. So kailangan sulitin natin yung paggamit ng sa laser natin. So more benta sa atin. Ano pa ba? Pag nag-i-engrave kayo, wag na kayong mag-exceed ng 400 sa speed. Sa engraving ha. Kasi meron din tayong cutting. Tapos, gawa din kayo, sa next video ko, gagawa ako ng tutorial kung paano gumawa nung sa different materials, merong lalim nung engraving. Nakalimutan ko yung tawag, pero sa next video ko, gagawin ko. Para may idea din kayo kung paano yung sunog niya, kung gusto niyo lang is sunog na sunog, malapit lang na, sa upper lang, gusto niyo lang may marking, ganyan, sa mga tumblers, pwede natin gawin yan. Pero sa next video, so subscribe kayo sa channel ko para makagawa ko ng more videos pa para sa inyo, para makatulong sa inyo. Dagdag kaalaman na din, especially sa laser and engraving, since hindi pa siya ganun ka, hindi ko masabing hindi kilala eh. I mean, hindi pa ganun kalaki yung market niya.
So, mas maganda na mag-start na kayo ng sa laser engraving. So, lagi nagtatanong, ano bang mas okay kung CO2 laser ba or diode? Parehas okay. Depende lang dun sa target market mo at sa paggagamitan mo. Yung diode laser kasi na tinatawag, okay siya sa wood, nakakakat siya ng basswood. But in terms of speed o bilis nung gawa, mas okay yung CO2 laser. Advantage ng CO2 laser. Mabilis siya sa pag-engrave, pwede siya sa clear acrylic. Sa ibang acrylic, siguro sa 3mm, one pass lang kami. Ibig sabihin ng one pass, isang beses lang siya dadaanan ng laser. At parang 6 ata yung speed ng cutting, is okay na siya. Hi guys, so ito na ang ating laser. Ito yung basswood, ito yung engrave niya. Boom lang natin. Kita nyo yan guys. Ang ganda nung pagkakasunog. Tagilid natin onte. Para makita nyo yung lalim. Yan. Sa engraving. So, next video natin, cutting naman yung gawin natin. Tapos, nga pala, yung mga software, ulit-ulitin ko ha. Ang ginagamit nating software is Corel. M2 laser, Corel kasi ito. Ganyan yung drawing niya. Corel yan. Tapos, meron yan dito sa taas. Ito, yan. Ito is engraving, ito cutting, tapos initialize. Ngayon, pag device initialize, ito, babalik siya dun sa pinaka-res niya. Pinaka- position, rest position niya. So, halimbawa, ito, pinindot ko to initialize. Yung laser machine natin, gagalaw yan. So, from dun kanina, diba, naka-top left tayo, pupunta siya dun sa upper right. Tingnan nyo. Kita nyo, gumalaw siya. So, okay lang natin. Ngayon, pag binalik natin, ito, halimbawa, mag-engrave ulit tayo, babalik siya dun sa position niya kanina. Dun sa top left. Kasi top left yung nakaset natin. Yan. Gets. Ngayon, itong ano natin, ito, yung engraving manager natin, nababago siya. Pwede mo siyang top left, pwede siyang center. Yung iba, ang ginagawa, pwedeng top center, iba center. So, ito, na-adjust to. Ngayon, pag ginalaw mo to, yun din ang galaw ng laser mo. Tingnan niya. Diba? Andito siya kanina. Ilipat natin sa gitna. Yan. So, ganun siya nag-work. Yan. So, may center, may top left, may top right, ganyan. Yun yung magiging starting position ng engraving nyo. So, halimbawa, center. Mostly, itong center na to, ginagamit ko sa keychains. Pag gusto ko na naka-center sa naka-center yung starting position ng laser kasi ang hirap mag-sentro sa mga keychains, sa mga ballpen ganyan. So pag isa-isa lang, hindi na ako gumagamit ng jig. Ganito ginagamit ko, sine-center ko pag pa-isa-isa lang naman yung orders. Pero pagka madami na, 3 pieces, 4 pieces, meron na tayong tinatawag na jig. So next video natin, discuss ko ano ba yung jig, saan ba siya ginagamit, bakit kailangan ng jig pag bulk orders, okay? So, sa ngayon, yan muna. So, yan muna yung i-discuss natin. At, pag may mga tanong kayo, drop nyo lang sa comment. Or may mga hindi maliwanag na need i-discuss. So, yun guys. Thank you for watching. And, have a nice day. Kita ko lang ulit yung logo namin. Like nyo na din pala yung logo namin, ha? Meron kaming FB page. It's Giftstagram Digital Printing Services, pero Giftstagram PH yung mismong page namin. Like and subscribe sa aming YouTube channel. Thank you! Bye!